Welcome back mga Kanobi sa ating YouTube channel. Paku mag-vlog siya. Isang magandang gabi sa ating lahat mga Kanobi. Yan o, update lang tayo mga Kanobi, no? Kasi may hindi magandang nangyari sa ating ibon, no? Ito, kung naalala nyo, last vlog natin, di ba, sama-sama sila dito. Yung mga ibon nating iniipon na materyales para sa breeding season, no? Ay may nadaling isang ibon, no? Kanina okay naman siya. Pag akit ko ngayong gabi, silip bago matulog, yun nga, no, nakita natin na nakasabit yung ring niya dito, no, sa yung paikutan ng pintuan ng cage, 'di ba, yung pintuan niya mismo. Meron siyang parang pabilog, no. Sumuksok doon yung ring ng ating ibon, no. So hindi siya makaalis diyan. No, nakabitin yung paa niya. So buti na lamang umakyat tayo at nakita natin na gano'n na ngayon nangyari. So ang nangyari naman sa ibon natin, papakita ko sa inyo mga Kanobi. Yan, kasi iniwalay ko na eh. Asan siya? Tatago. Ayun. Ayun siya, hindi makita yung ulo niya, no? Yung may samba. Hindi makita. Ayun, no? Kung makikita nyo mga Kanobi, yung ulo niya, yan, nagulpi siya ng mga kasama niya sa cage. Pati yung kanyang kaliwang paa. Yan. So, iniwalay na muna natin siya. Nilagyan na natin dito. Tapos ito, sinama na natin yung kanyang kapatid na isang pastel opa. Green pastel opa. Yan. Kapatid niya yan, at nagbaband naman sila. So sinama ko na kasi nga malamig yung panahon para mayroon siyang ano, mayroon siyang kasama. May katabi siya. So sa tingin ko hindi naman niya bubulihin 'to. Kasi nga ano, nakita natin doon kanina sa baba, eh katabi niya, no? Parang binabantayan niya yung kapatid niya, yung kaband niya na may manggulpi pa kasi nakabitin niya siya doon sa may mismong pintuan. So ayan. So sana makarecover tong ating ibon mga Kanobi. Yan, sayang pa naman, isa pa naman siyang hindi ma-focus yung camera. Turquoise Parblue Opa. Yan, anak ito ng ating pair dito na green green split opa tsaka parblue opa. Yan. Yung kapatid nila ay naibigay, napamigay na natin isa ring parblue na possible split opa if kak. So yan. Nilipat na natin siya. Ito saan ang cage ito? Bala ko sana ilalagyan ko muna ng nest box para ano, kaya bakante siya. Para bago natin siya ilagay, meron, bubuksan na lang yung ano, yung pintuan para sa nest box. So napaaga. Pero blessing in disguise din mga Kanobi, syempre. No? Umakyat tayo rito. Nakita natin na may naghihingal na palang ibon. So maghahapon din kasi nag-uulan. Kaya yung ibon medyo nabubulabog sila. Nandito kasi kami, open area kasi kami. So dati mga Kanobi, may mga nagsasabi nga na sumasabit nga daw yung ring sa cage. So nung una hindi pa tayo naniniwala kasi hindi pa tayo nakaka-experience ng ganun. So ngayon, yan, naka-experience na tayo. So ngayon masasabi ko lang para sa akin, maganda pa rin talaga na walang ring yung ating mga alaga. Pero nasa breeder pa rin yan kasi kung na, kung anong gusto niya, di ba? Pero para sa akin talaga mga Kanobi, opinion ko lang, mas safe para sa mga alaga nating ibon na walang ring. Tulad nga nito, may nangyaring isang incident ng ganyan na hindi natin inaasahan, no? Sa tagal natin nag-iibon, almost 3 years, ngayon lang tayo naka-encounter ng ganyan na may ring na sumabit mismo sa ano, sa cage, no? Siguro naghahabulan sila dito, nagharutan sa loob or nagbubulihan, no? Napa shoot siya doon sa ano, sa may pintuan, kaya hindi siya makaalis. Hindi natin alam kung sinong ibon yung dumali sa kanya, pero isa lang sinisigurado ko, ano na yan, hindi niya kaband, no? Hindi niya kaband ang dumali sa kanya. Kasi ito, mabait tong ibon na tong pastel. Tumailab siya pero mabait. Yan. Siguro, tingin ko, itong mga yellow bulls, itong mga green disino, yan, o kaya itong albino. Natin kasi ito yung mga matured.
Yan. So, hindi pa rin talaga advisable na pagsamahin yung ano, yung matured tsaka mga bagong ano, bagong hiwalay. Ito kasi bata pa to. 5 months pa lang sila. Yan. No? So hindi natin alam kung sino dumaling ibon, no? Pero yun nga, mag-iingat na lang tayo sa susunod. Yun lang mga kanobi para sa gabing ito. Like, share, and subscribe. Ingat mga kanobi.